Magandang araw! Ako nga pala si Ronalyn Makagaling na nag-aaral sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas at kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang standing pressure at charging pressure ng iba't ibang refrigerants sa low pressure at high pressure side ng ating refrigeration system. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang refrigerant? Kung ang compressor ay tinatawag na heart ng refrigeration system, ang refrigerant naman ang blood nito. Ito ang fluid na dumadaloy sa buong refrigeration system at siyang nagpapalamig sa ating refrigerator at air-conditioned room sa pamamagitan ng pag-a-absorb at pag-discharge ng init sa ating atmosphere. Sunod naman ay linawin at pag-usapan natin kung ano ang ozone depletion at global warming, at kung ano ang kinalaman nito sa ating refrigerants. Ang refrigerant kasi ay isa sa mga sumisira ng ating ozone layer at nakadadagdag sa dahilan ng global warming. Ang ating mundo ay nababalutan ng ozone layer. Ito ang kumot ng atmosphere na pumoprotekta sa atin laban sa init at sa UV light na nanggagaling sa araw. Ito rin ang nag-a-absorb ng mga harmful gases na galing sa ating mundo palabas ng atmosphere. Ang mga harmful gases na ito ay gaya ng chlorofluorocarbon o CFC na nanggagaling naman sa ating mga refrigerant at mga plastic. Sa pag-a-absorb ng ozone layer ng mga harmful gases na ito, ay nagkakaroon naman tayo ng ozone depletion. Ang ozone depletion ay ang pagnipis ng ating ozone layer dahil hindi nakakayanan ng ozone layer ang init na naa-absorb nito. Dahil dito, tumatagos na ang init at ang UV light na nanggagaling sa araw at natatrap naman ang mga harmful gases sa ating mundo. Sa pagpasok ng init at pagkatrap nito, ay nagkakaroon naman tayo ng global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng pangkabuoang temperatura ng ating mundo. Bukod sa refrigerant, ay nakadadagdag din sa pag-init ng ating mundo ang mga usok na nanggagaling sa mga sasakyan, usok sa mga pabrika at mga basurang ating itinatapon at sinusunog. Dahil dito, sinisiguro ng ating mga scientists na maging ozone-friendly at hindi makadagdag sa global warming ang kanilang mga ginagawa, katulad na nga lang ng mga refrigerant. Ngayon naman ay i-discuss na natin ang standing pressure at charging pressure ng iba't ibang refrigerant sa low pressure at high pressure side ng ating refrigeration system. Ang charging pressure ay nakabase sa pressure temperature chart ng iba't ibang refrigerants, samantalang ang standing pressure naman ay nakabase sa average temperature ng ating paligid. Sa Pilipinas, tuwing January, ang average temperature ay 21 degrees Celsius o 69.8 degrees Fahrenheit. At tuwing May naman, ang average temperature ay 32 degrees Celsius o 89.6 degrees Fahrenheit. Una nating pag-usapan ng R600A, o mas kilala bilang isobutane. Ito ay may chemical formula na C4H10 o methyl propane. Mayroon itong boiling point na negative 11.7 degrees Celsius o 10.49 degrees Fahrenheit. Ang standing pressure nito ay naglalaro mula 31 psig hanggang 47 psig. Ang charging pressure sa low pressure side nito ay naglalaro mula negative 2 psig hanggang negative 4 psig. Ang charging pressure sa high pressure side naman ay naglalaro mula 82 psig hanggang 88 psig. Ang R600A ay kasalukuyan ng ginagamit at unti-unting ipinapalit sa R134A. Next ay ang R32 na may chemical formula na CH2F2 o difluoromethane. Ito ay may boiling point na negative 52 degrees Celsius o negative 61.6 degrees Fahrenheit. Ang standing pressure nito ay naglalaro mula 205 psig hanggang 280 psig. Ang charging pressure sa low pressure side nito ay naglalaro mula 123 psig hanggang 130 psig. Ang charging pressure sa high pressure side naman ay naglalaro mula 430 psig hanggang 455 psig. Ang R32 ang ipapalit sa mag-phase out na R410A.
Next ay ang R454B, o mas kilala bilang XL41. Ito ay may pinaghalong 68.9% difluoromethane at 31.1% tetrafluoropropene. Ito ay may boiling point na -50.9 degrees Celsius o -59.62 degrees Fahrenheit. Ang standing pressure nito ay naglalaro mula 95 PSIG hanggang 115 PSIG. Ang charging pressure sa low pressure side nito ay naglalaro mula 145 PSIG hanggang 155 PSIG. Ang charging pressure sa high pressure side naman ay naglalaro mula 445 PSIG hanggang 455 PSIG. Ang R454B ang ipapalit sa R410A at R407. Next ay ang R134A na may chemical formula na CH2FCF3 o tetrafluoroethane. Ito ay may boiling point na -26.3 degrees Celsius o -15.34 degrees Fahrenheit. Ang standing pressure nito ay naglalaro mula 71 PSIG hanggang 103 PSIG. Sa air conditioner, ang charging pressure sa low pressure side ay naglalaro mula 35 PSIG hanggang 40 PSIG. Habang sa high pressure side naman ay naglalaro mula 180 PSIG hanggang 184 PSIG. Sa refrigerator, ang charging pressure sa low pressure side nito ay naglalaro mula 4 PSIG hanggang 7 PSIG. Habang sa high pressure side naman ay naglalaro mula 180 PSIG hanggang 184 PSIG. Ang R134A ay sinasabing mag-phase out na pagdating ng taong 2024. Next ay ang R410A o mas kilala bilang AZ-20. Ito ay pinaghalong 50% difluoroethane at 50% pentafluoroethane. Ang boiling point nito ay -48.5 degrees Celsius o -55.3 degrees Fahrenheit. Ang standing pressure nito ay naglalaro mula 200 PSIG hanggang 270 PSIG. Ang charging pressure sa low pressure side nito ay naglalaro naman mula 180 PSIG hanggang 130 PSIG. Habang sa high pressure side naman ay naglalaro mula 430 PSIG hanggang 445 PSIG. Ang R410A ay mag-phase out na rin pagdating ng taong 2024. Sunod naman ay ang R22 o mas kilala bilang Freon o chlorodifluoromethane. Ang boiling point nito ay -40.8 degrees Celsius o -41.44 degrees Fahrenheit. Ang standing pressure nito ay naglalaro mula 122 PSIG hanggang 169 PSIG. Ang charging pressure sa low pressure side nito ay naglalaro naman mula 68 PSIG hanggang 75 PSIG. Habang sa high pressure side naman ay naglalaro mula 270 PSIG hanggang 280 PSIG. Next ay ang R141B o dichlorofluoroethane. Ito ay may boiling point na 32 degrees Celsius o 89.6 degrees Fahrenheit. At ang panghuli naman ay ang R728 na may chemical formula na N2 o nitrogen. Ito ay may boiling point na -195.8 degrees Celsius o -320.44 degrees Fahrenheit. Ang R141B at ang R728 ay parehong ginagamit bilang pang-flush o panglinis ng ating refrigeration system. Nawa ay may natutunan kayo mula sa aking ibinahaging kaalaman. Inaanyayahan ko rin po kayong panoorin ang iba pa naming videos na inihanda para sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel. Muli, ako po si Ronaline Makagaling. Maraming salamat po.